Nahuli ka mang magkahiwalay na aksidente sa kalsada sa lungsod ng Quezon, pati na po sa lungsod ng Taguig. Yung mga aksidente ng sasakyan ay mabilis daw ang takbo nang sila ay madisgrasya. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa kuha ng CCTV ng MMDA, kita ang SUV na nag-U-turn sa Pitwazon EDSA northbound sa Quezon City. Maya-maya pa, bigla sumulpot ang taksing humaharurot mula sa Main Avenue. Bago pa man makaiwas, nasalpok na nito ang likuran ng SUV sa katuluyang tumaog. Huminto ang SUV, ang driver naman ng taxi, dali-daling nakalabas kasunod ng kanyang pasahero. Himalang wala ni galos ang dalawa. Parang napansin natin, naghabol din yung taxi doon sa intersection, makatawid siya. Hindi niya akala, akalain na may nag-U-turn doon sa area. Nakalusot man ang taxi driver sa kalawit ni kamatayan, di naman siya makakatakas sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Sa maluwag na C5 road naman sa Taguig, bandang alas 9 kaninang umaga, nahuli cam din ang CCTV ng MMDA ang tumaob na F-truck na ito. Kaagad rumesponde ang MMDA rescue team, kaya naisugod ang limang pahinante at driver nito sa ospital matapos magtamo ng sugat at bali sa katawan. Ang dalawang pang pahinante, minor injury ang tinamo. Parang namamatay na yung isa dyan, oh, kanina, at saka yung isa doon. Dahil? Malaking sugat nun. Kwento ng pahinante na kagitgitan daw ng F-truck ang isang 10-wheeler truck na mag-overtake raw sana. Sa sobrang bilis ng patakbo ng 10-wheeler truck, di man lang daw ito naplakahan. Sana kung sinasya sa amin na ganito nangyari sa amin, papasok pa lang kami sana sa trabaho. Bago pa man daw makalagpas sa ilalim nitong C5 Kalayaan Interchange, yung 10-wheeler truck, nasagi na niya itong truck na ito. Palatandaan yung mga skid marks na yan na nakapamreno pa yung driver ng truck. Ang kaso, tuluyan na siyang nawala ng kontrol kaya nga bumangga dito sa katuluyang tumaob. Nakatalo naman daw yung mga pahinante. Yung isa nga sa kanila, nagawa pang yakapin itong kanyang aso. Ang kaso, nakaligtas man yung kanyang alaga, yung amo nito ngayon, malubas sa ospital. Nitong nagdaang long holiday weekend mula December 21 hanggang 31, umabot sa mahigit 200 ang bilang ng mga road accident na naitala ng MMDA Metro Base. Palibhasa ay kambante raw ang mga motorista sa maloob na kalsada, kaya ang ilan, sa tulin, na uuwi sa disgrasya. Ang paalala po namin sa mga motorista, kapag nakikita nilang ganyang kaluwag yung wag naman sila magmandali. Di bali nga matagal ang pagdating nila sa pupuntahan nila, basta nakakarating sila ng ligtas. Steve Dailisa, Nakatuto, 24 Oras. Tulungan po natin ang mga otoridad na lutasin ang krimen. Kung nahuli kam ninyo ang mahalagang balita sa inyong lugar, ipadala lang po sa Uscoop. Paalala lang, mga kapuso, yun lamang mga pagmamayari ninyong mga video at mga litrato ang ipadadala nyo sa amin.